8 taon ang teacher ng math at science si Maha Martinez ng Angono Rizal. Noong 2018, naging team manager na rin siya ng Angono Giants swimming team na kinabibilangan din ang kanyang 9 na taong gulang na anak na si John Drexel. Pag may butterfly na, ano nararamdaman mo? Saya po. Masaya? Bakit masaya? Excited na po. Hindi talaga ako marunong. Tsaka meron akong fear sa water. Pero since kailangan ko matuto dahil coach ako, tapos may anak pa ako na magsi-swimmer, talaga pong pinush ko yung sarili ko na matuto akong lumangoy. Yan pong swimming is a very good exercise para po sa mga asthmatic person. Ayon sa World Health Organization, isa ang pagkalunod sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga bata edad 5 hanggang 14. Itong mahigit 3,000 na namamatay na nasabi ko kada taon, kadalasan dito ay nangyayari ito sa panahon na mga walang sakuna. Maaaring nangyari ito, nahulog ang bata doon sa katubigan, sa lawa, sa ilog. Kapag may malalakas na bagyo na nagdudulot ng malawakang pagbaha, bentahe rin daw kung marunong kang lumangoy. Para mapigilang madagdagan pa ang bilang ng mga namamatay sa pagkalunod, kabilang sa 10 rekomendasyon ng WHO ang pagtuturo sa paaralan ng swimming at basic life saving. Tama sa 10 rekomendasyon ng WHO para maiwasan ang pagkalunod ay ang pagtuturo ng swimming and rescue skills, no? Sa mga school-age children, edad 6 na taon pataas. Pero sa implementasyon ng rekomendasyon na ito, dapat isaalang-alang at tingnan din natin yung kahandaan at kakayahan ng mga ahensya. Noong 2016, nagkaroon ng panukalang naglayong gawing mandatory subject ang swimming sa basic curriculum ng K-12, pero hindi ito pumasa. Naniniwala ang DepEd sa kahalagahan na matuto ng paglangoy. Yun nga lang, mas marami raw ang kailangan munang tugunan bago ito isama sa mandatory K-12 curriculum. Right now, what we can do is to make this an offering or a subject offering as an optional. Ibig sabihin, it is up to the school, especially sa private school kasi mayroon silang flexibility talaga. But for the public school and in coordination with the local government unit or any stakeholder or partner, ay pwedeng i-include ito sa teaching or sa subject matters or curriculum.